Hello mga kababayan! Welcome to my channel. This is Rebecca Sanico po. And ito na po yung sinasabi ko sa inyo na second episode po ng paggawa natin ng tinapay. Kasi natapos na po natin gawin yung harina natin, yung dough, napatubo na rin natin siya. And ito na po yung process na lulutuin na natin siya. So tumubo na yung harina natin, no? So ang muna po natin gagawin, let's start. Yung harina po natin na pinatubo is gagawin muna natin siyang maliliit na bilog. Huhulma po muna tayo ng maliliit na bilog like this. Char, like this. Ayan. Yung malaki pong ano, nakagawa na po kasi ako, ginawa ko na po kasi siya, prepare po na po kasi siya. Kaya, eto, kunting sample na lang po. Ayan, ganyan kalaki yung bilog. Ayan. Ayan, ganyan o. Perfect na hulmahan yung kamay natin. Ayan. Gawin na natin siyang maliliit. Yes. Ayan. Lahat po ng pinatubo natin harina. And ang ganda po ng harina natin ngayon kasi ayan, masaya yung harina natin ngayon, tubong-tubo. So ngayon, eto po, meron po akong dalawang palaman sa tinapay na to. First, eto pong bakdones. Tinatawag nilang bakdones to dito or parsley tsaka cheddar cheese. Ito po yung partner. Cheddar cheese tsaka itong bakdones. Kihiwain lang siya ng maliit-liit tapos ihalo. At yung ito pong cheese na cheddar, kinuskos ko po siya dito sa itong, sa maliit na ang tawag dyan. Para po pino yung cheese. And yan, ready na po siya. At ang isa po natin palaman ay ito pong spring onions with labna. Ewan ko kung klaro. Ito yung labna. Ayan. Kahit anong labna na, basta cheese. Kahit anong labna. Ayan, yan po kasi gusto ko ng amo ko. Spring onions, iwain lang din po natin siya ng maliliit at i-make yung cheese. Ayan, mag-start na po tayo na kasi nga po, tapos na natin yung ito nga po pala yung mga nabilog ko na ayan, kung klaro po. Nabilog kong mga harina yung dough natin. So, medyo magulo po ang ating video. Ayan. Kasi wala akong partner ngayon. Broken hearted siya. So, mag-start na tayo. Ayan. Kukuha tayo ng mga nabilog natin at maglalagay tayo ng harina dito sa ating hulmahan. Ang tawag dito. Ayan. At gagamit tayo ng para hindi siya madikit guys, dapat naglalagay talaga kayo ng harina. Kasi nadidikit kasi yan. So, magpo-form po tayo ng circle. So, yung bilog natin, anuhin natin siya, ipi-plane. Ipo-form din into circle. Huwag na masyadong manipis para hindi magbutas paglagay ng palaman. Ganito. Ayan. Tapos, mag-umpisa tayo dito sa isa nating palaman, itong backbones. Ayan. Ilagay natin siya sa ating harina, sa gitna. Ikalat lang natin siya. Tapos po, gamitan natin ng kutsilyo. Ayan, klaro po ba? And, hiwain natin siya dito sa from gitna to gilid. Bakit? Para po maikot siya natin. Kasi atin po siyang si-circle. Ayan. Kayo na pong magklaro dyan. Ayan. So, inikot na natin siya. So, nabalot na yung ating palaman. And, hilut-hilutin lang po natin. Piga-piga. Ayan, para po magiging circle. Ayan, sana po nag-gets nyo. And, ayan, kunting push-push lang. Kailangan wala siyang bakat. So, pag meron pong bakat, tilutin nyo lang po talaga siya para ma-form po siya na plane. Pero dapat dahan-dahan kasi mabubutas yung harina at magsisilabasan po yung mga palaman natin. Why? Ayan, nabutas na siya. Ayan, dahan-dahan lang. And yun nga po pala, ang lutuan ko is itong natawag nilang jitter. Pero kung wala kayong jitter, okay na lang din po sa oven. Ayan, sa oven. Pero ako po, nagluluto po talaga ako sa jitter. Dito po, kasi ito pong gusto ng talaga ng nanay ko. So nakagawa na tayo, no, yung ginawa natin kanina. Dito po natin siya ilalagay. Pabatong natin siya sa ibabaw. Ayan. So actually, ready na po ako. Makahanda na po siya. And i-on switch na lang po natin yung ating jitter.
And after that, aantayin po natin ma-brown yung ating tinapay. So, since nga ready na nga po ako, meron na po siya sa ilalim. Kasi nabubukas po ito eh. Ayan. Ayan po ang nangyari niya kanina. Brown na po yung baba, kaya ililipat natin siya sa ilalim para yung ibabaw na naman po ang mag-brown. So, ganun lang po. Paulit, pabalik-balik lang. Ayan. So, gusto niya switch on lang po tayo para mag-init yung ating gelat. So, pag walang oven, ay walang ano, diretso kayo sa oven, lagay nyo lang sa sinya. And go. Ayan yung hari na lagyan natin. Isang sample pa. Ayan, para makuha nyo. Ito, same process lang yung dalawang palaman natin na ganito lang din ang process. So, ngayon, magka-try tayo sa spring onion. Mag-form tayo ng circle. Circle. Ayan. Tapos, lagyan natin, try natin itong ating spring onions. Parehas lang naman talaga. So guys, mainit kasi ang jider. Kaya kailangan po patay-patay din ta. Minsan. Kasi medyo mainit siya. Para hindi po masunog, kaya kagaya po na mag-isa ka lang gagawa. Siyempre best yung kagawa dito. Tapos, maano po siya. Ayan. So na yan, iikot na natin siya. Iikot lang, iikot. Ayan. May live audience kasi ako dito. Papunta na naman siya, pinipunan ko naman siya. Stop! Huwag ka mong pumunta dito at makikita ka sa video ko. So, ayan. Circle natin siya. Ang spring onions po medyo basa talaga siya. Kaya dahan-dahan lang po talaga para hindi nabutas. Kasi, lab na kasi basa. Kasi yun, cheese yun. Iba sa cheddar. Ayan na po. Ito na po siya. Ready na po siya. And let's check sa ating ilalim kung nasunog na para may ma-present tayong finished product. Ay, hindi pa siya na-brown. So, ayan. So, ganun lang po ang easy step ng ating tinapay. Ayan. Antayin na lang po natin siyang mag-brown konti. So, ngayon, ito, bakit ko na naman ito i-share sa inyo? Kasi nga, hindi ako man ako expert dito. Ito lang po kasi ay favorite talaga ng amo ko. Every other day talaga akong gumagawa nito. Nung last day, gumawa ako nito, hindi ko nagawa ng vlog kasi nagawa ako pero ang pangit. Tapos tunay kong inedit, na-delete lang. So pati yung video ko na-delete. Kaya ngayon ko talaga itinuloy. So ito, naging alamat talaga to siya dito. Nung Ramadan, second week of Ramadan hanggang sa natapos ang Ramadan, araw-araw ko talaga to siyang ginawa. Pero gusto kong i-share talaga to sa inyo. Try nyo rin sa mga amo nyo. Parang tumunog nyo yung ano. So ayan po, tuloy-tuloy na lang po. Masyadong mahaba na po ang video. Ayan. Click nyo lang po ang subscribe para po updated sa mga videos. Sa mga videos kong ayan. Patuloy lang po ang support and views na rin po sa mga video ko. At salamat. Sana po may natutunan kayo sa video na to. And thank you. Bye-bye. Ganito lang po. So let's see. Tingnan nyo nga po. Ayan na po ang resulta niya. Ang finished product. Okay, till next video! Salamat! Thank you for watching. Bye-bye!